Kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa balitang Southern Tagalog. Bagamat may mga hakbang nang isinasagawa ang Department of Agriculture upang masugpo ang epekto ng African Swine Fever o ASF, ramdam na sa ngayon ang epekto nito, hindi lang sa mga magbababoy kundi maging sa publiko. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Agap Partalis Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Magandang hapon po, Kong Nicky. Ay, magandang hapon, Ace, at magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay dito sa Southern Tagalog. Kong Nicky, kumusta na po ang kalakaran ng karneng baboy sa ngayon? Pagka pinag-usapan natin ay yung presyo sa farm o ang tinatawag na farm gate price, sa ngayon ay 150 pesos per kilo yung live. Sa palengke naman, dapat yan, dinadagdag lang ng mga 120 pesos. Kung 150, dapat mga 270, 280 presyo ng karne sa ating mga palengke. Kung sa usapin naman po nitong bakuna, paano po makatutulong ang mga paparating na vaccine at sa tingin nyo po, gaano ito ka-epektibo? Yung ating bakuna na i-roll out, tuloy akala ko nung Tuesday, pero mukhang may mga kailangan ayusin ng Department of Agriculture para hindi ma-question yung kanilang pag-roll out. Pero ito ay epektibo pagdating doon sa piglets up to partner. Ang hindi pa ina-advise ay para sa pagbabakuna nito sa mga inahin. Kung bukod po sa probinsya ng Batangas, may mga ibang lugar sa bansa na apektado na rin ng ASF. Tingin niyo po ba ay kailangan nang magdeklara ng state of calamity ang buong bansa, yung tinatawag nga pong national state of calamity dahil sa ASF? Tama ka eh, sapagkat yung budget na tinatawag na kay Quick Response Fund para sa indemnification ng baboy at tinamaan ng ASF, eh 4,000 sa biig, 8,000 sa grower, 12,000 sa inahin bulugan, halos nag-aapit siya ng 10,000 per head. Ngayon, ang kanilang cloud na mapabayaran lang ay yung sa mga darating pang araw pag na-check BAE, DA, ay ang allowed lang is 20 heads per backyard range. At napakaliit ng pondo, 50 million para sa Region 4 or sa Calabar noon. Kaya ang ating suggest, mag-declare na ng National State of Calamity para kayaran talaga kumari lahat ng alaga ng backyard grazers. Kong Nicky, sa tingin po ninyo, hanggang kailan kaya matatapos itong problema ng ASF? At ano po ang solusyon para hindi na bumalik muli, kagaya nga nang nangyari ngayon? Una, yung sa pagbabayad, indemnification, dapat lahat, backyard, commercial, bayaran ng mga 10,000 average, okay yun. Ang mga baboy talaga, kusang isubender. Wala namang may gusto na magpuslit yan o magbenta. Pero napipilitan dahil wala nga yung binabayad. So kailangan ng budget. At kalawa, yung ASF imported eh. Hindi naman yan galing sa Pilipinas. Yan ay galing sa imported na karneng baboy. So ang isang malaking problema natin, wala tayong tinatawag na first border inspection facilities. Kung saan dapat ay nagkakaroon ng mga laboratory test sa lahat ng import nating karne or anumang agri products. At masigurado natin na walang madadalang sakit sa hayop, sa alaman, gulay, at higit sa lahat ng tao. So, yan ang kailangang mabadjita. Para makakil, eh, kung mawala na rito, kung meron namang nagpapasok ng mayroong ASF, hindi alam kung yung mga pinoprosit nila sa ibang bansa, ay tama ng ASF. Nangyari na yan, kaya tayo napasok. So, kailangan natin yung border inspection facilities. Kailangan natin yung budget yan. Kung sa tingin po ninyo, may kailangan bang baguhin sa protocol ngayon ng Department of Agriculture? Yan, napakagandang tanong yan. Sapagkat ang ating protocol, 500 meters dati, radius, ay lahat ay pinapatay yung baboy.
Eh, sinabi na ako, eh, pinanawagan yan, madaling mauubos ang baboy, hindi naman binabayaran, eh, talaga madaling mauubos. So, ang ating sinasabi, pagkatinis at positive, i-condemn, ibaon, tunugin. Pagka negative, hayaang ibenta o hayaang alagaan at bakunahan. Pangalawa, yung binago nila ang pag-i-issue ng shipping permit. Through online ang ginagawa nila. Ang malaking problema ngayon, marami sa backyard tracers natin, wala namang computer sa bahay. Wala marunong computer. O paano sila makakapag-online? Kaya ngayon, napag kami nagre-reklamo mga backyard racers sa inyong lingkod at yan ay pinabot na kay Asek Dante Palabrica na ibalik na sa dati. Total, may mga check naman. Maraming salamat po sa inyong oras, AGA Party List Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Ay, maraming salamat. Eh, pwede bang ihabol ko yung bakuna naman sa bird flu? Sige po. Gusto ko sana ipanawagan. Mabuti't wala tayong problema ngayon sa bird flu, sa ating mga alagang manok, itik. Pinapanawagan ko, eh, kailangan daling panahon, aprobahan at mabakunahan ang lahat nating mga alagang manok at itik. Maraming salamat po sa inyong oras, AGA Party List Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Thank you, Ace. Mabuhay ka.